Pero kailangan huwag kang magtatapos na hanapin mo talaga ibig sabihin. Hindi the measure of honor and all you once teacher exceed that you of one's father. The measure, yung sukat ng pagmamahal mo at honor mo. Hindi pala pagmamahal, honor and love. One's measure of honor and hold you one's teacher. May teacher ka, ano ba? Yung measure ng measurement ng honor and hold you to your teacher. His father brings him into the light of this world. Bakit ganun? The measurement of your own input that is due to teacher exceeds yung sukat niyan, lumalampas yung kanyang ono, exceeds that is you to your father. Oo. Mas higher talaga. Mas spiritual lang ano niya eh. Spiritual life eh. Eternal life eh. Oh, tatay mo, physical life lang. Well, your father, dinala ka lang dito sa mundo. May labas ka lang. Physical, oo. Physical yun. Ang sabi mo sa akin, Aki, kung example, makukulong yung rabay mo, ano yung unang kukunin mo? Yung tatay mo, rabay mo. Rabay mo. Siyempre yung rabay mo. Pa! Pasensya. Dito muna. Wala ka respeto. Anong mo mo? Oh, atatay mo mo. Pinakain kita. Binuhay kita. Mula bata ka pa. Inugasan kita. Nang sabihin mo sa akin, dito lang muna ako. Relax ka lang dyan pa. Relax ka muna dyan. Unahin ko lang muna. Balikan din kita. Ganun. Sabi sa Torah eh. So wala tayong magagawa. Sinabi yan sa Torah eh. Yan ang halaka eh. Ang essence talaga na spiritual. Halaka din ang mother. Honor your father and mother eh. Oo. So, paano naman kung rabay din yun? Tatay mo. Kaya nga. Ang gagawin mo. Tatay mo rin siya eh. Rabay mo. Tatay din. May ganun. May ganun. Anong gagawin niya ako? Anong gagawin niya? Tanungin mo muna sarili mo. So, dalawa na kulong, tatay mo, sa karabay mo. Isang tao lang yun. Anong gagawin mo? Doble. Doble respeto mo rin kaysa sa physical father, sa mga ordinary na mga tatay. His father brings him into the light of this world. No? Tatay mo. Pero yung rabbi mo, tinuruan ka ng wisdom. Wisdom. Brings you into the light of the world. Tukam. Ulam haba. Ulam haba. Sino nga yung mga siyempre yung grabe. Brings in the life, the world to come. Eh, putang tiyo. Ulam haba. Siyempre. Diba? Yung grabe mo yun. Ang daming ganun kaso. Grabe no? Sama pala sa Ten Commandments yun ano? Yung grabe. Kala namin yung ano lang. Lang yun, eh. Pamilya lang. Ang daming laman. Ang daming sobrang. Oo, sa ano pa lang. Manginig na, kung ano, marinig na mga tao yan, lalo nang magtataka sila, bakit ganyan na? Wala namang nagsabing ganyan, oh. Sa literal yun, pero sa remes na,
premise na yun eh, iba ng, ibang level na yun. Spiritual father. Ang layo sa oral turo, no? So, for example, if you saw a lost object, mga walang bagay, nagmimayari, tatay mo. Walang walay. Ito. sa tatay mo yun. Alam mo na yun. Alam mo na sa tatay yun. Tapos, yung isa naman, isang lost object din, ang mayari, rabay mo naman. Rabay naman. Walang object, pareho mo nakuha. Yung isa sa tatay mo, isa sa rabay mo. Paano ngayon yun? Ang gagawin mo? The lost object belonging to teacher, belong to fifth rabbi, takes precedence, bro. Unahin mo, syempre. Unahin mo. Yung lost object mo sa rabbi. Hindi pwedeng madelay yun, aki. Hindi pwede. Kasi rabbi yun eh. Pero na, cellphone, di ba? Importante yung rabbi. Maraming umaasa doon. Salvation yun eh. Dalabalad, ang daladala no. Ikaw yung tatay mo, hindi naiintindihan yun. Patay ka palagi. Patay ka sa tatay mo, bugbog ka. Bugbog sirado ka. Titiisin mo yun, siyempre. Titiisin mo yun. Bugbog ka. Ito naman. Ito naman. Kung ang tatay mo, at saka yung rabay mo, pareho silang ngayon, no? Mabigat na karga. Pareho sila. No, may pasan eh, may pinapasan. Bakit pa yun? Bakit? Ito ang gabi yun. Rabay! Sabay yung dalawa, sabay. Makakya, hirap na hirap. Ay, kumakaya mo yung dalawa. Hirap na hirap. Lalo na kung mas mabigat yung dalawa ng tatay mo. Oo, patay ka sa tatay mo niyan. Nangyayuhin na yung mukha niya. Ang gagawin mo. Rabay pa rin, siyempre. Rabay pa rin, siyempre. Kaya mo na magalit si papa mo. Sabi yung tatay, palangya ka. Palangya kang anak. Apelido ko, daladala mo. Tapos, suwail. Lalo na Christian, ano? Magalit na galit yun. Lalo na Christian. Utak mo, yung Christian, patay tayo. Patay ka dyan. Inuna mo pa yung rap. Talaga. Grabe yung laman ng oro-toro. Grabe, no? Grabe talaga. Ang layo. Iba talaga. No. Tsaka aki, di ba, grabe yung penalty pagka binastos mo yung rabay. The Rambam equates removing a load with returning in-equate ni Rambam yung lost object at saka load, article, and then redeeming a person from captivity. Okay? So, meron dito ano, explanation, example, explanation. Yung load, removing the load, at saka returning a lost object. Okay. And redeeming a person from jail. Redeeming a person from jail. In all respect. Accordingly, that explains about if one's father is also a rabbi. Yan. Ito na maganda. Yan ang magandang ano. If your father is also a rabbi, siyempre, ito na teacher yan. Ito na. He should be given priority. Sino dun? Your father is also a rabbi. Dalawang tao ito. Rabay ito. Rabay niya, tapos may yung papa niya rabay din. Rabay din.
Yun ang matinding tanong. Tingnan natin ang sagot. Sabi dito, that where there is no danger, no danger to life or property. Mm-hmm. Walang danger. Pag walang danger. Okay. And only owner is involved. Owner lang ang involved. Sino? Priority should be given to one's teacher. Even if one's father is also a corrupt teacher. Hindi nga siya rabbi pero corrupt teacher din. O ano ka? Sige. Rabbi pa rin ang una. Dalawang klase kasi dito eh. Yung tatay niya, hindi siya rabbi. Hindi siya ordained rabbi. Kaya Torah teacher lang siya. Okay, nagtuturo lang siya sa ano niya, anak niya. Pero hindi siya rabbi. Gets na. Eh kung rabbi talaga yung ano niya? Papa mo? Oo. Rabbi din? Oo. Yun yung pinakamaano talaga. Kine-question niya sa bait din. Ilan ang anak mo? Ganun ba eh. Meron kang anak na 15 o 13, 14, daming tanong. Bago maging rabbi. Mahirap maging rabbi. Kailangan maraming anak. Mahirap maging rabbi. Kailangan mawala ka ng mga anak pala. So, priority is always given to the rabbi. Even once teacher is, kahit na ang tatay mo ay pro teacher of equivalent status. Equivalent status mo. Parehong rabbi. Pareho sila. Halos, sa tingin mo dyan, pareho. Pareho sila. Pero hindi siya din rabbi. Hindi siya yung tatay mo. Pero yung rabbi, ordain. So, masopro pa sa tatay mo. Okay? So, similarly also, if your father is a Torah teacher, even if he's not equivalent, even if he is not equivalent to his rabbi, he should return his lost article and that belonging to his rabbi. No, nine. Yeah. So dito sa statement niya, inote dito apparent contradiction between this statement, which states, states the following rule applies. When one sees a lost object belonging to his teacher and the lost object belonging to his father, if his father was equal in stature to his rabbi, equal stature, his father's lost article is given precedent. Determined. Pagraba yung tatay. Graba yung talaga siya. Double eh. Siyempre, double na yun. Double ng quality ano niya eh. Status niya, double. Tatay mo na. Kanina, rabay mo ano pa. Pala, parang hindi siya rabay na nagtuturo lang sa'yo. Nagtuturo lang. If not, his teacher is given. Rabbi is priest. Given tradition, because this applies only to person primary teacher. Walang ibang teacher. Walang iba. Yan lang ang teacher niya. Kung he learned the majority of his wisdom. Amen. Di ba? Pero mo, ilan yung nabitawan natin wisdom doon sa Antipolo? Oo. Walang pares-peres dito. Dinibanda pa tayo. Grabe. Hindi nila nare-realize yun.
Di ba akin death penalty yon? Pagka inignore mo yung rabay mo. Karit. Bro, what can din yun? Spiritual life yun eh. Parang, kasi ang sabi na, di ba aki, ang rabay ang ambassador ni Hashem. Spokesman ka talaga. So, hindi ka pwedeng ignore talaga ng... kahit sino. Ordained siya pati. Parang si Hashem ang binastos mo pag dinisrespect mo yung rabay mo. Words, oo. Words yun ni Hashem eh. Hindi naman word ng rabay yung tinuturo niya eh. Word of God yun ako. Kaya grabe ang penalty dun. Hindi no? Ito mo, sinasabi rin dito na pag-iingat talaga kayo sa pagbabasa. Meron din daw mga printing error dyan. Pero yung mga malalaman mo naman eh kung meron siyang truthfulness. Holiness. Pwede. Pero kung wala, wag pumusubo. So kapag there's something questionable, di isulat mo para itatanong mo kay Rabbi. Pagka na iba na yung turo ba? Ito, sinasabi ni Rashi. Ini-equate niya the difference that is due magulaan para sa Torah scholar to that is due to God Hashem. Surely that applies to sages under whom one has studied, and sages so Rambam naman inote niya the entire passage. Ano sabi niya? His description is the commandment to honor Torah scholar. Kaya yan ang mahirap pagka nagkasabay sila, no? Kaya, nagkamali ka rin. Kaya, umiiwas na lang. Ngayon yan dito, masasalubong na rin ito, tatawid na rin. Matawid na lang ito eh. Baka magkamali eh. Kasi, pag nakikita mo, para yung statue. Sabay pa. So, there is no greater honor. Walang greater or honor than that is due to your rabbi. Wala. No greater honor than that is due to a teacher. No greater honor. Yung ko, parang ano yan eh. Yung hindi naman siya lalampas doon sa... Kasi pag lumpas ka dyan sa O na yan, ano na yan, si Hashem na yan. Yung O na yan, kailangan alak na lang ka damitin. Kasi magiging idolatry eh. Yung si Hashem na yan eh, ay tao na ito. Pero yung O na yan, siguro, the way of putting up thinking, yung O na yan sa'yo, kaya siya yung capitalize. Siyempre. Di ba? Pero dito, it maliit lang na A. Diba?
So, there is no greater honor than that. You, Rabbi, and no greater honor than that. That is you to a teacher. Teacher. Our sages declared, your fear of your teacher should be equivalent to your fear of Shamayim. Equivalent. Gaano mo binibigyan ng malaking portion sa buhay mo ng Shamayim. Ganun din. Portion sa Rabbi. Representative of Shamayim yan. Yes. Spokesman, binu mo. Napakaswerte natin, okay? Very fortunate. So, ang ano dito, whoever disputes the authority. Whoever disputes the authority of his teacher, of his rabbi, is considered as if he rebelled against the divine Shekinah. Pag inopos mo, dispute ka, dinidispute mo siya. Oh. So parang Shekinah ang anak mo. Di ka naman teacher. Rabis ka naman. Grabe yun, oh. Kira yun pa rin. Bale. Yasin mo lang bahala. May ano yun? May consequence yun akin. Sino yung sabing Rabis? Siyempre. Yung dati niyang membro. Rabis. Yung nag-witness sa kanya. Lalo na yung meron nag-thumbs down doon sa video. Meron. Alam mo ba ang nangyari kay Sammy Parson? Nung nag-concert kami sana sa MOA. MOA? Sabi ni yung director, Mike, pwede ko mag-lead ng prayer? Di ba, rabay ka? Hindi ako ordain ko, tawag mo sa akin rabay. Ito po rin. Okay. Dadala. Hindi, yung palang pagkasabi, di ba, rabay ka? Sumigong si Isabel Paolo, rabis. Rabis yan. Talaga? Joke. Ang nangyari, pagkatapos mo, inold up. Oh? Inold up. Disrespect of heaven yun eh, hindi niya alam. Inold up. Tinali siya. Mag-asawa at anak, tinali. Talaga? Oh. Tapos, nakawala sila. Binaril niya, nakapatay siya. Patay. Nakapatay. Binaril niya eh. Down. Meron mo, joke lang yun ha. Joke lang. Yung pwedeng i-joke-joke ang rabay ba? Joke niya. Pero ambassador ng ni Hashem yun. Wala nang highest. Kahit si Duterte pa yan nandyan. Rabay mo pa rin. Grabe no? Patakot. Whoever complains. Dito na sa sinabi kanina, whoever engages in controversy or dispute with his teacher is considered as if he engaged in controversy with the Shekinah, as implied by the Numbers 20:13, where the Jews contested with Hashem and where he was sanctified. Ano yung Numbers 20. Verse 13. Verse 13.
verse 13. Basahin ko aking ha. Sige. They are the waters of strife where the children of Israel contended with Hashem and He was sanctified through them. Contested. Mag-contest sila. Yes, yes. Verse 1 to 3 naman describe yeah. How Numbers 10 verse Numbers 20 no, describes how because of lack of water it's a desert. No. Wilderness, the Jewish people began quarreling with Moses. Yan. Wala lang kami tubig, Moses! Rabbi yun. Matay na. Oo. Rabbi yun. Greatest rabbi yun. The only nila. Sabi dito, the children of Israel, the whole assembly arrived at the wilderness of Zin. In the first month, and the people settled in Kadesh. Miriam died there, and she was buried there. There was no water for the assembly, and they gathered against Moses and Aaron. The people quarreled with Moses and spoke up, saying, "If only we had perished as our brethren perished before Hashem, why have you brought the congregation of Hashem to this wilderness to die there? We and our animals, and why did you bring us up from Egypt to bring us to this evil place?" Grabe, biro mo. Sabihin mo not yun. A place of seed or fig or grape or pomegranate and there is no water to drink. Grabe na. Grabe mga tao na. Ang nangyari dyan, God, Hashem, interpreted their controversy or their dispute in Moses. Their contested. Yung kanilang ginawa ng controversy, nagpag-awal sila kay Moses. Hindi, lahat talaga ako yung nagsalita pa nun. Sa akalain mo, ikaw yung teacher, ikaw po yung nagdala doon, nagpakahirap, maayos ang nangyari, ikaw po yung nasiraan? Lahat? Yeah. Si Miriam nga naketong. Oo. Patay nga eh, dito, naburin sa sin. Si Miriam, naketong eh, sinagsalita lang ng konti eh. Settled in Kadesh, Miriam died there and she was buried there. Oo. Yun lang respeto siya yung buhay niya. Hindi lang siya kasi propeta, more than a prophet, more than a priest, more than a king. So pag kinontest ng narin yung rabbi, ang turo sa'yo, it is as being directed yun. Directed against Hashem himself. Oh, tamo. Grabe yun. Grabe yun. Ay, hindi ba ano nangyari doon? Nung nag-complain sila? Ha? Anong ginawa niya Aaron? Moses and Aaron went from the presence of congregation to the entrance of the tent of meeting and fell on their faces. The glory of Hashem appeared to them. Kung saan mo dwell dyan? Yung ipipint mo dyan, sino talagang nangangasiwa? Sino talagang namumuno dyan? Na dinirect nila siya dyan through Moshe. Sino yung isang tao na yun? Ano kasama ni Jose? Aaron. Si Aaron. Dalawa, oh. Yeah. Complained against him. They complained against him. Jose and Aaron because of lack of food. Sumagot. Sinagot sila ni Jose. Jose replied, "Whoever speaks against the shepherd of the Jews." Shepherd. Siya yung rabbi, siya yung shepherd.
whoever speaks against shepherd of the Jewish people is considered is as if he spoke against God himself. Wow. Grabe yun. Grabe yun. Libero. Pero kalaki mo, pinainom pa rin sila, no? Mm-hmm. Kahit dahil nag-pray. Dahil nag-pray si Moshe. Mm-hmm. Kung hindi nag-pray si Moshe, patay sila. Oh. Papatay na sila ni Hashem. Si Moshe yung pinaka... Magsalita na siya. Oh. Ano? Tapusin ko na. Oh, busing ko na to. Sabi ni Hashem. Gusto mo, patayin ko na lahat to. Papalitan ko na sila lahat ng ano, mga anak mo. Grabe, ano? Gawa ko ng bagong bansang Israel. Inawat pa rin eh. Inawat pa rin. Inawat pa rin si Moshe. Nag-pray pa rin si Moshe. Humbleness masyado. Grabe. Siya yung pinaka-humble na tao sa mundo. Kaya nga siya yung pinaka-humble. Wala nang ibang ano nun, makakagawa nun. Humbleness, siya lang yun. Siya lang talaga yun. Walang humble dito. Wala nang makakaano nun. Okay. So, what is meant by disputing the authority of one's teacher? May meaning pa rin yun. Ano ibig sabihin ng disputing the authority of one's teacher? When does the above apply? Sabihin, yung disputing the authority of one's rabbi. To one's understanding, to one's outstanding teacher. Outstanding teacher? Sino? Rebbe Mobeko, from whom one has gained the majority of one's wisdom. However, a person who has not gained the majority of his wisdom under a teacher's instruction is considered to be both a student and colleague. Mm-hmm. Okay? And one is not obligated to honor him in all the above matters. Eh, alam mo naman eh. Pero mag-iingat ka rin. Hindi mo lang eh. Kung meron siyang maraming wisdom. Mm-hmm. Oh, hindi mo lang eh. Sabi nyo nito, kahit may sa tingin mo, mukhang wala nyo, alam to. Di ba? Huwag na lang, tuloy mo pa rin, pero mag-ingat ka lang. Kagaya ni Sonny Parson, di ba? Kala niya, ka-level ka lang yan. Rabis ka ra. Rabis. Rabis pala, ha? Tignan natin, sabi niya siya. Rabay. Sinabi ang rabis. Tignan natin. Joke lang yan. Pero nag-lead ka ng ano na laki, na... prayer. Ha? Lead ka ng prayer na. Oo. Oh. Eh, nangyari yan eh. Hindi na sa atan. yung estudyante niya, akala niya, mas marami siyang alam, mas marami niyang wisdom kaysa sa rabay niya. Rabay niya. Tatlong tanong niya eh. Tatlo. Hindi ko matandaan yung iba. Basta yung una. Rabay, saan nakalibing? Eh, Moshe. Abraham. Si Abraham? Oo, si Abraham. Saan nakalibing? Basa lang yung rabay. Tingin nila. Hindi siya pinansin.
Rabbi, Rabbi, please answer, answer me now. Sana ka living? I don't know. What? Sabi ng estudyante, I don't know. Sabi niya, tamang na naman siya, Arvin, yung tamang. Parang tungkol din yata kay Rebecca. Bakit nilagay ni Rebecca yung mga objects, item ng objects, yung sa kanya nga. Wala ba siya pa rin siya eh. Ito nga rin. Sabay, inyan mo naman ako, please. Sagutin mo naman ako. I don't know. I don't know. Sa tatlo eh. Ano, pinakauli, grabe yun. Nung nagsalubong sila ni, ano, ni Jacob, tsaka si Isa, ilang mga tao yun? Gano'ng karami yan? Rabay? Oo, grabe yun. Talaga, grabe. Yung sagot yun. Meron pa yun. Eh, sinusubukan niya ano? Rabay niya? I don't know. Ano na yan? Ikaw, kung matalino ka, nang insulto na yan eh. Oo. Nainsulto mo ng estudyante. So ngayon, di matapos yung klase. Okay. Marukasin. Alisan. Yung isa na malapit sa kanya, estudyante yun. Rabay, bakit hindi mo sinagot mo? Mga tanong yan, dadali lang naman. Sabi niya, oh, ito eh. Yung tao na yun, sinusubukan ako? Sinusubukan ako na? Actually, sa umpisa pa lang, unang tanong, ginagalit niya ako, akala niya makikipinig ako sa kanya. Hindi. Uh-huh. So, ginagaya niya siya, si Riley. I don't know. I don't know. Oh, pwede naman eh. Oh, okay. Nanunubok lang siya eh. Sinusubukan niya rabay kung marami na lang. Ba't masusubukan na rabay? Di ba? Oo. Oh. Ito ganun din nangyari doon sa building. Sinubukan nila siya. Kasi ayan, nagalit. Ano nangyari ko sa si Jonathan? Wala eh. Okay lang na sabihin mo akin, I don't know. Pero kung sinabi mo, sabihin mo, I don't know. Basta maniwala ka na lang. Wala. Iba na yun. Eh, iba na yun. Iba na yun yung ano na. Iba yun na yun. Christian way yun. Christian. Alam mo na yun. So maniwala ka. Okay. O sabi nga na akin ng rabay, di ba? Don't believe me. Oo. Yeah. Don't believe me. Study it yourself. If you don't believe me, don't believe me. Ano? Lahat na susubukan ko yun. Oo. Susubukan kita ng pagkain. Tatanda mo na eh. Susubukan pa kita. Ano ka, baby? Matuto ka. Yun ang pinag-usapan nila ano, ng buhay pa si Babiya. Kaya tayo mabagal dito sa Jerusalem. Puro subo. Gusto nyo, subo na subo? Subo na subo. Sa bibig nyo. Ah, hindi. Bahala kayo. Wala. Bahala. Hanapin nyo yung mga sagot. Okay. Hindi na kami sa akin. Ganun si Babiya. Oo, oh, di ba? Dami nagtatanong kasi sa kanya eh. Dami. Ginagawa siyang ano? Oh, answering machine. Siyempre ikaw na nag-aaral. Sub-sub ko sa pag-aaral. Oh. Tapos sila magtatanong lang? Oo. Oh, tanong mo ng tanong. Nag-aaral ka. Sarili mo. Oo. Oh. Talmid ka kamke. Earn your own wisdom. Oo. Oh. Di ba? Ba't si Solomon ba? Binigyan lang bigsa ng wisdom? Nag-aaral din yun, di ba? Dabi din. Turo lahat yun. Nagturo yun. Naging Solomon ba yun? Ang instant Solomon lang? Hindi. Nag-aaral yun.
whoever thinks pa disparagingly. Ano mo yung ibig sabihin? Disparagingly. Thank you. Kinikwento natin. Ngayon, disparaging yun eh. Whoever thinks disparagingly to his teacher is considered as if he taught disparagingly to his teacher. Oh, grabe yun. Mag-isip pa lang, no? Isip pa lang. Babagsak ka na eh. Yeah. Ayun, nakasulat yun. Verse 21. 21. Verse 5. And the people spoke out against Hashem and Moshe. Those people against... and Moshe. Spoke oh, against sabi si Hashem and Moshe. Hindi naman si Moshe lang inaano nila. Why did you bring us up from Egypt to die in the wilderness? For there is no food and no water, and our soul is disgusted with the insubstantial food. Grabe no? The people spoke against Hashem and Moshe. Ang lihinaw eh. Dalawa talaga yung ano eh. As it is directed to Hashem. Grabe no? Si Hashem ang tinitira mo siya. Oo, kala nila si Moshe lang tinitira nila. Para si Korah di ba ake? Si Korah. Tinitira niya si Moshe. Oo. O, anong nangyari? Di kinain siya ng lupa. Si Hashem ang kinakalaban niya rin. Di naman si Moshe. Di, buti nga nag-ano siya. Yung pumunta na siya doon, iniisip niya na maliin lang talaga siya. Ba't kayo lang ba kinakausap ng Diyos? Sabi ni Korah. Pero nabuhay si Korah lang bro. Kasi iniisip niya na patawarin mo ako. Pinagbagyan, nag-repent siya siguro. Sa utak niya yun eh. Kung pag-iisip niya yun, na mali na ako ah. Parang mali na talaga ako ah. Pero pumunta pa rin siya din. Para sa mga tao. Ito, yun ang natin dito. Yung ginawa natin dito. Tawag dito, house of study. Bet midrash na to eh. Torah. Whoever, a person who establishes a house of study. Wow. Hallelujah. Where he sits, mupo siya, explains and teaches, nag-explain, nagtuturo, without his teacher's permission, in his teacher's lifetime, this applies even when one's teacher is in another country. Oo, kaya si Goldstein, di ba? Nasa Israel. Alam niya kung dapat nagtuturo ka. Alam naman niya, di ba? Oo. Authorized ka nga niya eh. Pati yung tatay niya, di ba? Alam nung tatay niya eh. Rabbi din. Kaya ganun pala ang pag-accept sa akin. Pero mo, tatay niya, chief rabbi, tapos si Goldstein pa. Grabe. Bait din pa. Si Azariah pa. Ayun na. Doble-doble. Kaya pala, ordained. Oo. Binalaw kaki, no? Yeah. Oo. Yun yung di naiintindihan ng mga tao din eh, sa'yo. Oo, ini-small nila eh. Tuturo ba naman si Aki nang wala siyang authority from the rabbis? May halaga kasi dyan eh. Merong halaga dyan. When does this above apply? Yung sinabi kanina, what is meant by disputing the authority of one's teacher? Okay? A person who establishes a house of study where he sits, explains, and teaches, dito, where he sits and explains and teaches, meron ditong explanation galing sa Shulchan Aruch. Shulchan Aruch. That the prohibition applies only to rendering halakha.
decision mm. on matters directly related to practice. Mm. There is no difficulty involving in teaching on a merely theoretical level. Theoretical. Theoretical, okay lang. Okay lang, no. Walang limit. Walang practice. Walang prohibition. Prisión Lechion explains also, Librubinian, that this prohibition applies even to establishing a house of study under one's own direction. Even though one does not render any halakhic decision. Matindi yan. Biro mo kahit wala yung rabbi, di ba? Even when your rabbi is in another country. Pwede. Oo, kailangan alam nyo nung rabbi. Papaalam ka talaga. Papaalam. Lalo na, magbibigay ka ng halaka. Oo. Papa. Student, ha? Who is not worthy of rendering halakhic judgment is any student who is not worthy of rendering halakhic judgments and does so, ginawa, nagtuturo yung halakhic judgment. Is foolish. Halakhic. Foolish, yeah. Pero yung any student. Pero yung theoretical na way, pwede magtuturo ka ng theoretical way. Okay. Hindi, iba yung theory, iba yung teaching. So, iba yung halaka. Iba yung halaka. A student who is not worthy of rendering halakhic judgment. Yun, yung siyempre, hindi man tayo bait din eh. Bait din lang ang pwede yun. May halaka doon na, hindi naman siya worth eh. Doon sa halaka na yun. Oo. Tayo pwedeng magbagay ng judgment. Ginawa niya, foolish, wicked, and arrogant. Foolish, wicked, and arrogant. Proverbs 7:27. Isang proverb? Seven. Proverbs 7:27. She has cast down many corpses. 7:27? 7 ba? 26. 26? 7:26. For she has filled many victims. The number of her slain is huge. Her house is the way to the grave, descending to the chamber of death. Yeah. She has cast down many corpses. Marami siya napapatay. Victims and delikado, no? And her house is the way to the grave. Grabe. Halaka kasi. Pagbibigay ka ng halaka, grabe na yun. Pagbibigay ka ng halaka na hindi man din makaya sa tao. Oo. Rabay lang pwede magbigay nun halaka. Pero, on the other hand naman, a sage, who is worthy, isa hindi worthy, no? Ito worthy of rendering halakhic judgment, and refrain. Hindi naman siya nagbibigay ng halaka, ayaw niya. Oh, pero worthy siya. Oo. It's worthy to do the halakha. Balikad na naman. He's worthy of rendering halakhic judgment. Ayaw naman niya magbigay. Oo, pero nag-repain siya kung doon. So, holds back. Inuhold niya. Mm-hmm. The spread of Torah.
and places stumbling block before the blind. Ganun pala yun. Oo. Places stumbling block before the blind. Grabe yan, oh. So, how prodigious our faith sees Luke applies to him. How prodigious in this very prodigious? Okay. Yeah. Ano parang prodigal. Parang prodigal. Prodigious. Both she is Luke applies to him. Yung ano to, under the donut kasi yan, ng estudyante na to. Yung mga estudyante na yan, under the donut, pa, we have not gathered much kurang ng leg. Pa, we are also seeking to burn. Going to speak in the eyes of the common people. And the inhabitants of their city, they're jumping to sit at the head of all the Christians of Lord and a lot of judgment for Israel. Even though hindi pa masyadong aga sa korak, tumatalo na. Agad, di ba? Parang sobrang magmadali. Nangyayari dito. Nangyayari yan. They spread ang taong division. Pag magtaong division, they are destroying the world. Extinguishing the light of the Torah. Pinakatay ang ilaw ng Torah. And Rek parang ano bro ba? Rek may something na parang ano ha, galing sa ilalim, bukulong ka parang sa mamaw kahit sa sobrang lalim na nun. So, wasak pa niya. Pa rin, oh, tatanggal niya talaga. Reker, parang reker. Oo. Oh, sabi dito, Rek Habot. In the vineyard sa prison. So, bakit? So, in this time, Solomon alluded Rana Kali. Song of Song. Sura Sarin. Song or song. Sabi doon kay Solomon, Song of Songs 2:15. 2:15? Song of Songs. Take for us taxes. Little foxes that spoil the vineyard. Our vineyards are blooming. Grabe, maroon eh. Foxes, ano yung foxes? Explain yan, explain mo sa amin, Aki. Parang ano, parang magnanakaw style na... ano bro, yung... Parang aso. Na ano, parang ano, nakadapa palagi na gusto niyang i-grab agad yung ano, opportunity na yun na hindi naman talaga sa kanya. Ah, fuck,
Wala namang authority siya na kukunin niya yun eh. Little foxes. Tumuhal maliliit pa. While our vineyards are blooming, ang tindi. Namumuhay yung mga ubasan. Oo, diba? Papasok ka ng foxes. Oo. Pumunta ng foxes. Hindi ba yun? Ano sa abot? Kaya nag-ero sa abot. Bilip. Maya nyo sa Israel. Ang daming ganun. Oo, diba? Ang hirapan mo. Grabe yung sulat ni King Solomon, no? It is forbidden for a student to refer to his teacher by name. Kaya yan, di ba? Hindi pwede tawagin siya na Mika lang. By name. Kailangan rabay. Rabay, rabay. Ang tatay mo nga, yung tatawagin ng tatay mo na abi. Mayroong Talmud pangalan Sanhedrin. Talmud Sanhedrin. Babylonian yun. Itong person na ito, yung natawag niya teacher niya by name, amen. Ang tawag dyan, Epicurus. 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 Literally, ha? Non-believer. Epicurus? Non-believer. Epicurus. Epicurus ang tawag doon pag tinawag ng teacher niya by name. Ayun, di ba? Kasi hindi ka parangal at yung pwede. Wala ka kami ng status at yung mga pwede. Pero matuturo rin na. Ngayon, kung ano ito ninyo, iba, iba niya sa iba. Kung sa palagay mo, ang mababala ng ati, dahil ito mo, naman ito din. Pag na-tablet siguro, huwag rabay. Huwag muna. Pero pagka dito lang. Actually, kung gagamitin mo, teacher, pwede. Kasi sa tablet, ibang meaning na lang. Oo. Ibang meaning. Yeah. Hindi na magraba yun. Yung teacher. Translation yun. Ibang raba yun. Yeah. Kasi yung iniisip nila ng teacher, iniisip nila physicality yun eh. Yeah. Teacher. Teacher. Oo. Hindi ganun natin. Para dito lang yan. Pero hindi yung sila sa Israel, hindi ko magamit nyo. Rambay tayo. Iba nga, hindi pa rambay. Rambay nga. Oo, hindi nga. Kung nasa Israel ka, kaya, siyempre, nag-i-issue ba kayo? Alam mo na, yan yung tinuturo mo. Yun. Kaya, doon pwede. Pero dito, kuchin ko, gusto mo. Okay, natutunan mo, mababaw yun. Oo nga. Doon ang important yun. Natutunan mo. Kaya, ano rin ang pagkatawag eh. Meron din mo yun. Katawag mong pangalan. Oo, respeto rin yun. Respeto rin. Honor your father din yun. Oo, yun. Katawagin mo tatay mo lang. Oy, Mark! Yoy! Yung nang tatawagin ng tatay mo na brother din. Tatay mo, tawagin mong brother. Brad, hindi rin pwede. Hindi pwede. Diba? Papa mo, tatawagin mong Brad. Ayun, huwag na.